See you soon, Doc Alea. Have a good health. Tumango ako sa sinabi ni Doc Enriquez. Kakatapos lang ng check-up ko, siya ang inirekomenda ni Doc Cascarde sa akin na OB. Nginitian ko siya bago ako lumabas ng kanyang clinic. Thanks, Doc. I sighed when I'm out of Dr. Enriquez's sight. Nakayuko ako habang naglalakad papunta sa first floor ng hospital para makauwi na. The heavy feeling is still here, at mas lalo pang ang bumigat matapos kong magpa-check up. Nakita ko kaagad si Ethan na nakaupo sa couch na nasa waiting area ng hospital, nang bumukas ang elevator na aking sinasakyan, at mukhang kanina pa siya roon naghihintay. Nang makita niya ako ay agad siyang lumapit sa akin, kahit na malayo pa ang agwat naming dalawa. Hi, bati ko. I'm sorry, nagpa-check up pa kasi ako. Pero kanina pa talaga ako naka-out, naghintay ka ba ng matagal? Umiling siya at hinawakan ang braso ko, at iginiya papalapit sa kanya. Ngumiti siya at inayos ang nag-ulo kong buhok. Mukhang masaya siya ngayon, I wonder why. I'm sure you're tired, let's go home. Sambit niya. Marahan akong tumungo at saka ngumiti. Okay, uwi na tayo. Mabilis ang naging biyahe pauwi sa bahay dahil walang traffic. Mabuti na lang talaga at hindi crowded ang kalsada, dahil pagod na rin ako at gusto ko nang humiga agad pagdating dito. At yun nga ang ginawa ko. I plopped on the sofa and closed my eyes. I feel like I'm crying inside, and I can't tie it out. I don't know why, though. Siguro ay sa sobrang pagod. At kung bakit ako nagkakaganito. I definitely know why. Tiningnan ko si Ethel na ngayon ay may dalang tubig at galing sa kusina, hindi ko siya napansin kanina. Ibinigay niya sa akin ang dala niyang isang basong tubig. So, how's your check-up? Tanong niya. I almost choke on my drink. I coughed before answering him. Ayos naman, pagod lang daw yun. Nothing serious. Inilapag ko sa center table ang baso, at inangat ang aking tingin sa kanya. Naabutan ko siyang nakakunot ang noo. At para bang Ronces naniniwala sa sinabi ko. Why are you staring at me like that? Natatawa kong tanong. Umiling siya at bumantong hininga. Who checked up on you? This time, I frowned. What kind of question was that? But still, sinagot ko pa rin ang tanong niya. You know Dr. Enriquez, Ann Obagaini. My husband's eyes widened, at agad na umupo sa tabi ko. You're pregnant. I hate to break his excitement but sad to say, I'm not. Malungkot akong ngumiti at inilingan siya. I'm not pregnant, it's false alarm. Hindi ako buntis. Unti-unting bamuka ang bibig niya. May sinasabi siya na hindi niya matuloy-tuloy. Panay ang pagbuka ng kanyang bibig, na para bang may mahalagang sasabihin na hindi niya kayang sabihin. And at last, nasabi niya rin. But he's stuttering. But I had seen you vomiting every morning. I thought you are pregnant. Are you sure you're not? I silently laughed. Ayaw mong maniwala sa doktor. Not that, umiling siya. Okay, fine. Akala ko lang talaga. I interrupted him. Akala ko rin eh. I laughed and shrugged it off. Hey love, maraming namamatay sa maling akala. Yeah, you got a point, sagot niya. Natahimik kami pagkatapos noon. It's a false alarm. Hindi ako buntis. Sa sobrang pagod lang daw yun, at mukhang may nakain akong panis o hindi ko na dapat kinain. I didn't know that I'm sensitive when it comes to my digestion, ngayon ko lang nalaman. At kung hindi pa ako nagpa-check up ay hindi ko pa malalaman. Ayon kay Dr. Enriquez ay mawawala rin daw ang pagsusuka ko. Sadyang may ganong incidents na raw talaga na nangyayari. For the nth time, I sighed. Akala ko rin talaga ay buntis ako. Pero ayos lang, siguro nga ay ayos lang. It's alright, we have so much time to make a baby. This time, I choked with my own saliva dahil sa sinabi ni Ethan. He's at it again. Nakakagulat talaga ang isang to, kung ano-ano na lang ang pinagsasabi, at mukhang hindi siya aware kung gaano ako kaapektado sa bawat salitang binibitawan niya. Hinaplose niya ang likod ko. You okay? Tumango ako kahit hindi naman talaga ako okay. Who's going to be okay kung ang akala mo ay hindi pala totoo? Na ang akala mo ay mananatili pa rin palang akala.
I smiled sadly and moved my stare to his face. Kung ako nakangiti, siya naman ay blanko lang ang tingin sa akin. Ang kaninang masayang aura niya ay wala na. Napalitan na iyon ng pagiging walang imek. I should ask you that. Okay ka lang. Nagugutom ka na ba? Pag-iiba ko ng usapan. Tumayo ako para makaiwas na kung babalikan niya pa ang pinag-usapan namin kanina. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya bago sumagot sa aking tanong. I'm hungry, let's have dinner, sagot niya. Hindi na ako sumagot at sinimulan ng maghain ng hapunan namin. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang tumunog ang doorbell sa labas ng bahay. Sabay kaming tumayo ni Ethan, ngunit inunahan ko na siyang magsalita. Ako na, continue eating, sambit ko at lumabas ng aming silid kainan. Habang naglalakad papunta sa gate, ay nag-isip kaagad ako ng mga pangalan ng kakilala namin na pwedeng bumisita sa bahay ng ganitong oras. Sino naman kaya ito? Alas 6 na. Gayunpaman ay dumiretso na ako sa gate para pagbuksan ang nag-doorbell. Aleya, napangiti ako nang makitang si Ate Zenny pala ang bisita namin. Ate. Niyakap niya ako at ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Nagkamustahan na rin kami at hindi ko na napansin ang oras. Tumagal ang pag-uusap namin habang naroon pa rin kami sa gate. Nang marinig ko ang tikhim ni Ethan na hindi ko na malayang nasa tabi ko na pala, ay natawa na lang ako. You're not yet done eating, paalala niya. Tumango ako at nilingon si Ate Zenny na nakangiti sa akin. Ate, pasok muna tayo sa loob. Finally, kanina ko pa hinihintay na lumabas sa bibig mo yan, sambit ni Ate Zenny habang tumatawa. Natawa na lang din ako, at pinona na siyang pumasok sa loob. Sabay naman kami ni Ethan na pumasok sa loob. Tapos ka nang kumain, tanong ko. Nakapasok na ang kapatid niya, habang kami ay naglalakad palang papasok. Tumango siya, yeah. Hihintayin sana kita kaso ang tagal mo, kaya lumabas na ako. Baka kung ano nang ginawa sa'yo ni Zenny, pag-aakusa niya. Hinampas ko siya habang tumatawa. Ano namang gagawin ni Ate Zenny sa akin? Tumatawa kong tanong. Magsasalita pa sana siya nang sumigaw na si Ate Zenny na nasa loob ng bahay. Mamaya na yan. May bisita kayo rito oh. Have your time later. Natawa kaming dalawa ni Ethan. Still the same Ate Zenny I've known. Wala man lang pinagbago sa kanya, bukod sa mas gumanda siya lalo at blumang. Wait, kailan ba siya hindi naging blumang? Wala naman. Kain tayo Ate Zenny, yaya ko sa kanya. Iwan muna natin si Ethan dito, kakatapos lang niya kumain eh. Ngumiti si Ate Zenny at tumango. Nagkwentuhan kami habang kumakain, si Ethan naman ay nandoon sa sala, at nanonood ng TV. Ang lakas nga ng volume ng TV, kaya pinuna ni Ate. Lower the TV's volume Ethan. Saway ni Ate, unti-unting hamina ang kaninang malakas na TV, at nagpatuloy ng pagkukwento si Ate Zenny sa akin. Naisipan ko lang talagang pumunta rito, dahil nasabi nga ni Ethan sa akin na kakauwi mo nga lang daw galing sa convention. So, how's your convention there? Ayos naman, sagot ko. Hindi nga lang ako nakagala, kahit binigyan kami ng time na mag-ikot. Nagkataon din kasing nandoon sa Korea si Athena, lumawak ang ngiti ni Ate Zenny nang marinig ang pangalan ng bunsong kapatid nila ni Ethan, saka sumunod si Ethan doon. Natawa si Ate Zenny sa huli kong sinabi. Kahit kailan talaga yan si Ethan, possessive sayo, I shrugged it off at natawa na lang. By the way, when will you get pregnant? Medyo nagulat ako sa tanong na iyon ni Ate Zenny, ngunit hindi ko ipinahalata ang gulat na naramdaman ko. Bumantong hininga ako at malungkot na ngumiti. Hindi ko pa alam Ate. But I had checked up recently to an OB-GYN dahil nagsusuka ako every morning this past few days. Oh, what's the result? Kunot noong tanong ni Ate. I'm not pregnant, it's a false alarm. Malungkot na ngumiti si Ate Zenny sa akin, at hinawakan ang kamay kong nakapatong sa lamesa. Tinanguan niya ako bago siya nagsalita. Okay lang yan Aleya, you have so much time for having a baby. Bata ka pa naman, sagot ni Ate at tumanggaw tango pa na para bang ina-assure ako na okay lang iyon. Well, it's okay for me, though. Pero kay Ethan, okay lang kaya sa kanya. Paano kung hindi at tinatago niya lang ang totoo niyang nararamdaman? But wait Aleya,
Don't you want to have a second opinion? She shrugged then continued speaking. Get another check-up with a different doctor. Dugtong niya. I sighed. Ate, hindi ko na siguro kailangan yan. May tiwala naman ako kay Dr. Enriquez. Alright, tumungo siya. Pero kapag nagbago ang isip mo, call me okay. May kilala akong OB-GYN. Tumungo na lamang ako. Tumagal pa ng kaunti si Ate Zenny bago siya umuwi. Hinatid namin siyang dalawa ni Ethan palabas ng gate. Dala niya ang kotse niya. Aleya, call me if you change your mind, paalala niya. Tumungo ako. Nang umandar na ang kanyang kotse paalis, ay nagtanong naman si Ethan sa akin. What is she talking about? Tanong niya, kung gusto ko raw bang magpa-second opinion about the checkup I had before. Naikwento ko kasi sa kanya. Well, why don't you? I laughed. Love, hindi na nga yun kailangan, ano ba? Baka gusto mo lang naman, he chuckled. Sasamahan kita. Ngumiti na lamang ako. I don't want to have a second opinion, though. Tama na yung isa lang. And I know Dr. Enriquez can't go wrong about this. Tinitigan ko ang bawat patak ng ulan na bumubuhos sa labas ng bahay. Maulan at taglamig na, nakasuot ako ng loose long sleeve shirt na kulay baby pink, at nakatuck in ito sa aking high waist black pants. Somehow, I feel like I'm still in my 20s. Nakatayo ako sa harap ng aming pintuan, habang hinihintay si Ethan na matapos sa pagbibihis. Nabaling ang tingin ko sa tumutulong tubig sa tiles ng bahay, na nanggagaling sa dulo ng aking buhok. Kakatapos ko lang kasi maligo at basa pa ang aking buhok. Sinuklay ko iyon gamit ang aking daliri. Day off ko ngayon at ngayon din ang laban ni Ethan. Kahit umuulan ay hindi talaga nagpatinag ang university. Sa bagay, may bubong naman ang gymnasium, kung saan gaganapin ang laban ng mga professors, kaya ayos lang kahit sobrang lakas ng ulan. Umayos ako ng tayo nang marinig ko ang yapak ng mga paa ni Ethan, at nilingon siya. Katulad din ng suot ko ang suot niya, ang kulay nga lang ng kanyang long sleeve ay kulay itim. Siyempre, bakit naman siya magsusuot ng kulay baby pink na damit? Nakakabakla iyon, lalo na sa katulad niyang may malaking pangangatawan. Let's go, sabi niya. Tumungo ako at sinuot na ang strap sandals ko, bago siya ulit binalingan ng tingin. I did not wear shoes because it's raining and it will get wet, though. Ayoko ng ganoon. Pinasadahan ko ng tingin ang kotse namin na naka-standby sa garahe. Binuksan ni Ethan ang dalang payong, at sabay naming nilakad ang agwat ng garahe sa pintuan ng bahay namin. Nang makarating kami roon, ay pinona ako ni Ethan sa pagpasok sa loob ng sasakyan, at siya naman ay inilagay muna ang bag niya sa likod. Nandoon nakalagay ang gagamitin niya mamaya. Kahit masama pa rin ang pakiramdam ko, ay sumama pa rin ako sa kanya. Anong silbi ng day off ko kung hindi ako sasama? At saka iyon naman talaga ang dahilan kung bakit ako nag-request ng day off. Nang makapasok siya sa loob, ay agad niyang pinaandar ang kotse. Sumandal ako sa bintana at pumikit. You're sleepy. Tanong niya at hinaplos ako. Marahan akong tumungo at napadilat. Bakit ganun? Hindi pa rin yung epekto ang ininom kong pain reliever na inirekomenda ni Dr. Enriquez sa akin. Dalawang araw na ang nakakalipas. Are you sure you don't wanna get a second opinion? Tanong niya pa. Umiling ako at nilingon siya. Kinuha ko ang kamay niyang nasa aking hita at hinawakan iyon ng mahigpit. Hindi na nga. Kilala ko si Doc Enriquez kaya alam kong tama ang findings niya. But, umalma siya, what if it's not false alarm? Nabuntis ka talaga at nagkamali lang si Dr. Enriquez. Love, nothing's perfect including that Dr. Enriquez. I sighed, he got a point. Pero paano kung hindi naman talaga nagkamali si Dr. Enriquez? Is this will all be worth it? What if hindi naman talaga ako buntis? Mauuwi na naman kami sa wala. Mauuwi na naman ang pag-asa ko sa wala. I sighed before answering him. Kagabi pa ako nito pinipilit. Actually, noong isang araw pa talaga, ngunit panay ang sagot ko ng hindi na kailangan, dahil hindi na naman talaga. Fine, bukas na lang. Pagka-uwi ko galing sa trabaho, sagot ko. Napangiti siya at masayang tumungo. Okay, I'll talk to Zenny para ipa-appoint ka na sa doktor na kakilala niya. Hindi na ako sumagot, at hindi na rin kami nag-usap ni Ethan pagkatapos noon,
Ngunit hawak pa rin niya ang kamay ko, habang marahan siyang nagdadrive papunta sa Burlington. We arrived 10 minutes before the game. Hawak ang kamay ko, ay pumasok kami sa loob ng gymnasium, at pinaupo niya ako sa bleachers ng mga co-teachers niya na maglalaro rin. Wait for me here, I'll change first, sabi niya. Tumango ako at nginitian siya. Hinalikan niya ang aking noo, bago tinahak ang daan papunta sa locker room, na nasa gilid lamang ng gymnasium. May lumapit na isang lalaki sa akin, at nakasuot siya ng jersey ng Burlington Gallant. Siguro ay isa rin siya sa mga maglalaro. Magkasing tangkad siguro sila ng asawa ko, ngunit payat lamang ang pangangatawan niya, pero may ibubuga naman. Cute siya. Ah, panimula ko, lumapit lang kasi siya sa akin, ngunit hindi naman nagsalita, nakatitig lang siya sa akin, at hindi ko alam kung bakit. May maitutulong ba ako sa'yo? Naiilang na tanong ko. Umiling siya, bahagya kong kinapa ang aking mukha, para malaman kung may dumi ba roon. Wala naman, ano bang tinitingin-tingin nito? Hindi ko na lang siya pinansin. Bahala nga siya riyan, hindi ko naman siya kilala. Kobe, napaigtad ako nang marinig ko ang boses ni Ethan sa aking gilid. Nilingon ko siya at nakapagbihis na siya ng jersey ng university. Nilingon kong muli ang lalaki na hanggang ngayon, ay hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Siya ba ang tinatawag ni Ethan na Kobe? Kobe Montenegro, ulit ni Ethan ngunit ngayon ay may apelyido ng kasama. Napatingin si Kobe sa kanya, at malaki ang ngiting ibinigay sa asawa ko, they are seem to be close with each other. Pero hindi ko kilala ang isang to, hindi pa ito na ipapakilala ni Ethan sa akin. Sir, si Kobe at lumapit kay Ethan. Nakaupo pa rin ako at nakatingin lang sa kanilang dalawa. Nag-usap sila ng kaunti, bago bumaling sa akin si Ethan at ganun din si Kobe. Ganun pa rin ang titig niya sa akin, I think he's amused. And I don't know why. Kobe, this is Alea, my wife. Pagpapakilala ni Ethan sa akin. Napatayo ako dahil nakakahiya naman dito kay Kobe. Mas lumawak ang ngiti niya, at naglahad ng kamay sa akin. Hi! I'm Kobe Andres Montenegro. Tinanggap ko ang kamay niya. Ibinaling niya ang tingin kay Ethan at nagsalita. Should I call her tita? Tanong niya. Nanlaki ang mga mata ko. Ano raw? Pakiulit. Tita. What? Kamag-anak ba ito ni Ethan? Bakit hindi ko nakikita, at bakit hindi ko kilala? Hindi ko rin ito nakita noong kasal namin. Ngayon pa lang talaga. It's up to you, si Ethan. Love. He's my nephew, paliwanag ni Ethan. Unti-unti akong napanganga, kaya pala parang may hawig sila. Ilang taon na kaya ang isang ito? At dito ba siya nag-aaral? Ano, hindi ko na maintindihan. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Kobe, at ginulo ang buhok ko. Agad namang umalma si Ethan at tinampal ang kamay ni Kobe na nasa aking buhok. Natawa ako ng bahagya. Stop that, Kobe, saway sa kanya ng aking asawa. I don't want to call her tita, though. Mukha pa kong mas matanda sa kanya, tumawa siya at pinasadahan pa ang buong katawan ko. Na-conscious tuloy ako, iwan ko sayo, sagot ni Ethan at bumaling sa akin. Napag-alaman kong galing palang Amerika si Kobe, at doon siya lumaki pero rito siya pinanganak. Kaya naman pala hindi ko siya kilala, ay dahil hindi talaga siya rito nakatira sa Pilipinas. His 22nd year college here in Burlington. Naabutan na siya ng K-12 kaya ganun, dapat ay 4th year college na siya, kung hindi lang nagkaroon ng curriculum na K-12. Naalala ko ang sinabi niyang mas mukha pa akong bata kaysa sa kanya. Pero mas matanda ako ng 4 na taon, ganun ba talaga ang tingin nila sa akin? Kahit sino kasing nakakausap ko, na hindi pa ako ganoon kakilala ay ganun palagi ang sinasabi, na mas mukha raw akong bata kaysa sa tunay na edad ko. Tumunog ang whistle ng referee, hudyat na mag-uumpisa na ang game. Nagpaalam na si Kobe sa aming dalawa ni Ethan, ngunit si Ethan ay nandito pa rin sa tabi ko, at mukhang wala atang balak maglaro. Kumunot ang noo ko, ano palang gagawin namin dito kung ganoon? Hindi ka ba maglalaro? Tanong ko, umiling siya at umupo na sa tabi ko. Kanina pa kasi siya nakatayo, at ngayon niya lang ata naisip ang umupo. Mukhang nang awit din siya. Nah, sasamahan na lang kita, pero naka-jersey ka na, ano yan? Pang-display lang, naaasar kong sambit.
Napairap ako. Paano ba naman kasi, dapat ay hindi na lang siya nagpalit, kung ganito lang din naman pala, at hindi naman siya maglalaro. Nakikita ang mga braso niya at naiirita ako. Siguradong pagpapantasyahan siya ng mga babaeng narito ngayon. Ay mali, let me rephrase that, siguradong pinagpapantasyahan na siya ngayon. Nang marinig ko ang mahinang halakhak niya, pakiramdam ko ay mas lalo akong naasar, at mas lalong namula ang mga pisngi ko, hindi dahil sa kahihiyan kung hindi ay dahil sa inis. May gana pa siyang tumawa, e ako rito, naiinis na. Ano bang inaalala mo? Talagang tinanong mo pa sa akin yan, Ethan. Iwanan kaya kita rito, pero naisip ko agad na huwag na lang, dahil siguradong merong lalapit sa kanyang mga babae. At sigurado ako roon. 4 na taon ko na kaya siyang binabakuran, kaya alam ko na ang mangyayari kapag iniwanan ko siya rito. Mula sa mga mata niya, ay lumagpas ang tingin ko sa dalawang babaeng nagbubulungan sa malayong gilid, habang nakatingin dito sa gawin ni naming dalawa ni Ethan. Nakita niyo na, iyan ang sinasabi ko. Ngayon ngang nandito pa ako, ay parang wala na silang nakikita, paano pa kaya kung umalis ako sa tabi niya? Hinaplose niya ang baba ko at iginiya iyon paharap sa kanya. Masamang tingin ang ipinukul ko, at tinanggal ang pagkakahawak niya sa aking baba, naiinis ako at hindi ko alam kung bakit. Sayang ang day off ko kung hindi ka maglalaro. Buti sana kung double K iyon, eh hindi naman, sagot ko. Ang totoo ay wala naman akong pakialam sa double pay na yan. Ang gusto ko lang talaga, ay magpalit na siya ng damit para makauwi na kami, gayong hindi naman pala siya maglalaro. Seriously, yan talaga ang nasa isip mo. Napailing siya. Bangko lang ako ngayon, ni-request ko yun sa mga ka-teammate ko, at sa acting coach namin para masamahan kita rito ngayon. Mamaya pa ako papasok kapag last quarter na. Na-guilty naman ako sa sinabi kong dahilan sa kanya. Ba't ba kasi hindi ko na lang sinabi yung totoo? Eh kasi nakakahiya yung dahilan ko. Pero may karapatan naman ako, dahil asawa ko siya. Pero basta, nakakahiya pa rin. Napangiti ako nang unti-unting nag-sink in sa akin lahat ng sinabi niya. Grabe, ang galing niya na talagang magtagalog. Nakakamangha pati yung accent niya. Natawa ako sa sariling iniisip. Sige, umuwi ka na lang kung gusto mo. Use the car if you want to go home, biglaan niyang sambit. Nagulat at medyo napanganga ako sa kanyang sinabi. Unti-unti akong napangisi nang makita ang labi niya na bahagyang nakanguso. Nagtatampo ba ito? Ngumisi pa ako lalo sa sariling naiisip, ang cute. Hinawakan ko ang braso niya, at ipinalibot ang aking braso roon. Samandal ako sa balikat niya, rinig na rinig ko ang malakas na hiyawan, na nanggagaling sa mga manunood na nandito sa loob ng gymnasium, dahil umiinit na ang laban. Psyche versus Chem Professors ang naglalaban ngayon. Sorry, antag ko. Akala ko kasi ay hindi ka maglalaro, mahinahon kong sambit. Inalis niya ang braso kong nakapulupot sa kanya. Sa halip ay hinawakan niya ang braso ko, at mas lalo akong inilapit sa katawan niya. Malaki ang ngiti ko. Wala akong pakialam kung may nakakakita man sa amin. Hindi naman ako fan ng PDA, pero gustong gusto ko ang ginagawa ni Ethan sa akin, kahit na naghuhuramentado ang puso ko sa bilis ng tibok nito. Naglaro nga si Ethan sa huling quarter ng laban. At syempre, ano pa ba ang magiging resulta? Sila ang panalo, pero isa lang naman ang lamang nila, at friendly game lang naman ito kaya sport ang dalawang koponan. Tatawagan ko na sana si Ethan, nang lumapit sa akin ang pamangkin niyang si Kobe. Naglaro rin ito kanina, ngunit hindi namin napanood dahil nauna sila. Nahinto siya sa dapat na sasabihin. I can't call you that, naiilang ako. Parang magkasing edad lang kasi tayo, sambit niya pa. Ngumisi ako at napailing. 4 na taon ang tanda ko sa'yo, kaya pwede ba? So you're 24. Tumango ako at humalukip-kap. Nanlaki ang mga mata niya at napasinghap. At 4 na taon din ang tanda ni Tito sa'yo. Manghang tanong niya. Oo, tumango ako at kinunutin siya ng noo. Bakit? Umiling siya at napangiti. Nothing. I just thought that Tito Ethan wants more mature than him, o kaya ay yung mas matanda sa kanya. Tumango na lamang ako, at hindi na sumagot pa sa kanyang sinabi, dahil nakita kong papalapit na sa amin si Ethan. Kobe, stop hitting on my wife. Sambit niya at inakbayan ako. Hamalakhak si Kobe at pabalik-balik kaming pinasadahan ng tingin. Napangisi siya.
Iwan ko na kayo, natatawa niyang sinabi. Nice meeting you, Ti Alea. Hanggang sa umalis siya sa harapan namin, ay dinig na dinig ko pa rin ang halakhak niya. Napailing na lamang ako, tuwang-tuwa siya na makitang mas bata ng 4 na taon ang asawa ng tito niya, kumpara sa kanyang inaasahan. Napangiti ako, well, sa akin ang huling halakhak. You're crazy, saad ni Ethan. Naglakad na kami paalis ng gymnasium, dahil tapos na ang laro. Ah, salamat naman at makakauwi na rin kami. Gusto ko nang matulog. What are you talking about? Natatawa kong sagot sa sinabi niya. Napailing siya at napaismid. I'm not crazy. Sambit ko, natatawa pa rin. Yeah, you're crazy though. Crazy for me. Natahimik ako dahil doon. Ilang mura ang ginawa ko sa aking isip bago kumalma. Nakakainis talaga ang isang to. Kailan ba siya magiging aware sa lahat ng sinasabi niya? Walang ka-filter-filter ang bunganga. Tumahimik na tuloy ako hanggang sa makauwi kami. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho ay umuwi kaagad ako. Hindi na ako nagpasando kay Ethan, sabay din naman kaming nakauwi. Mas nauna nga lang siya sa akin sa harap ng pintuan, siya kasi ang may dala ng kotse habang ako ay nagtaksi lang. Nag-iisa lang ang kotse namin, dahil ayaw niya raw na mag-drive ako. Ang gandang dahilan, hindi ba? Hindi na kami nag-usap, diretso agad sa kwarto, dahil nagmamadali na rin kami. Mail late kami sa appointment kapag binigulan ko pa ang bawat galaw ko. At ayan na nga, si Ate Zenny ay tumatawag na sa akin. Ate, maririnig sa boses ni Ate Zenny ang kasiyahan, on the way na raw si Doc Martinez, nasaan na kayo? Ah, I stuttered. Paano ko ba sasabihin na kakauwi ko lang, at hindi pa kami handa? Maging si Ethan ay ganun din. Ate, she can wait, right? Mukhang matatagalan kami ni Ethan. Kaka-rating ko lang at maging siya rin. Oh, it's fine. I got a text from her saying she'll be late a bit. May emergency daw kasi. I sighed, sigh of relief. Ngumiti ako at tumungo, kahit hindi naman nakikita ng kausap ko. Okay ate, thanks. Nang may baba ko na ang tawag, ay naghanap agad ako ng pamalit na pwedeng isuot. Pakiramdam ko ay ang lagkit ko kaya naman dumiretso ako sa banyo para makapag-quick shower. Kakalabas lang din ni Ethan at nakabihis na siya. Nginitian ko siya, at ganoon din ang ginawa niya. Mabilis lang ang ginawa kong pag-aayos. Ngayon nga ay nakatayo na ako sa harap ng aming full-length mirror, at naglalagay ng kaunting make-up sa mukha. Nakita ko si Ethan mula sa salamin na papalapit sa likod ko. Nakasuot ako ng kulay itim na dress at hapit sa bewang. Long sleeve ito at aabot hanggang tuhod ang haba. Tignan ko lang kung may reklamo pa si Ethan. Kahapon kasi ay siya ang pumili ng susuotin ko. I feel like you don't need second opinion anymore. Bulong niya. Kumunot ang noo ko. At bakit naman? Ikaw nga ang nagsabi na kailangan ko to. Di ba nga pinipilit mo pa ako? Hindi siya sumagot. Hinaplose niya ang bewang ko ng pabalik-balik, habang tinitignan ang refleksyon ko sa salamin. Natigil tuloy ako sa paglalagay ng make-up, at hinawakan ang kamay niyang nasa aking bewang. What are you doing? Tanong ko. Nauutol ako at hindi ko alam kung bakit. Ngumiti lang siya at bangulong, I love you. I love you too. Pagkatapos kong sabihin iyon, ay pinaharap niya ako sa kanyang gawi hinalikan ako. I snake my arms around his neck, while we're kissing. His hands travel around my body, at huminto ito sa aking chest. Dinama niya ito mula sa ibabaw ng aking bestida at napasandal ako sa lamesang nasa likod ko, habang naghahalikan kami. He stopped kissing me, but his hands are still on my body. Let's get this done quickly. We still have an appointment to attend. My thoughts disappeared when he ordered me to turn around. I'm now seeing our position right in front of the mirror. Pareho kaming nakatayo at parehas kaming nakatingin sa salamin. He smirked then slowly kissed the back of my right ear, which sent me to feel a millions of electricity flowing to my body. Napasinghap ako nang hawakan niya ang dulo ng aking dress, at itaas iyon hanggang sa aking bewang. He pulled my thing, but he didn't remove my clothes. Kitang-kita ko ang ginagawa namin. Namumungay na ang mga mata ko, habang nakatingin sa salamin, at hinihintay ang sunod na gagawin ni Ethan.
Mula sa salamin ay nakita ko ang pagtanggal niya ng kanyang sinturon at pagbaba ng kanyang pantalon. Bend a little, he whispered. I obeyed him. Little did I know, I put my two hands on the table for support. Nakahawak naman ang mga kamay ni Ethan sa aking dewang para mapigilan akong bumigay. Inangat ko ang tingin ko sa salamin, at nakita ko roon ang seryosong mga mata ni Ethan na nakatingin sa akin. His intense stare made me shiver even though he's not doing anything yet. Napamura siya dahil doon sa ginawa ko. Mukhang hindi niya yun inaasahan, dahil busy siya sa kakatingin sa ekspresyon ko mula sa salamin, initian ko siya at ginawa ang gusto ko. Stop it or you'll get hurt. Sigaw niya. Get hurt. E paulit-ulit na natin itong ginagawa. Magsasalita sana ako kung hindi lang ako nanghihina. Ethan. Please. I demanded. Naramdaman ko na lang na may ginagawa siya. Umangat ang kamay niya na nasa aking dewang, at napunta iyon sa aking chest. Mabuti na lang at may damit pa rin ako. I can't see myself bare in front of that mirror. I screamed his name when his jaw fastened. Ethan, tinutap ko ang aking bibig dahil sa lakas ng aking boses. Pakiramdam ko ay maririnig iyon ng kapitbahay, o kahit sinumang may malakas na pandinig. Pilit kong tinitignan ang ginagawa namin sa harap ng salamin. Is Ethan this love that he can't make it to our bed? Mas bumilis ang pagtrabaho niya, na hindi ko na malayang sinasabayan ko na rin. Napapikit ako at napatingala. He kissed my hair, while still working back and forth of me. One last job and he came. Ganun din ako. Suddenly, we're now on the bed. And my dress had pulled down, ngunit wala pa rin akong suot na panloob. Nakasuot na rin siya ng pantalon. Kumunot ang noo ko nang kunin niya ang kanyang cellphone, at mukhang may tatawagan. Seriously, after what we did. Naka-loudspeaker iyon, at inilagay niya ito sa gitna namin. Ethan, asan na ba kayo? Kanina pa kayo hinihintay ni Doc Martinez. Nanlaki ang mga mata ko, oo nga pala. May appointment pala kami at nakalimutan ko. Sinaman ko nang tingin si Ethan na ngayon ay kasalukuyang nakangisi. Zenny, please cancel the appointment. I just impregnated my wife recently. Thank you, he chuckled after saying it. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko. What? Oh my God. Sige, ako na ang bahala. Enjoy kayo riyan. Bye. Namatay na ang tawag. Hinampas ko si Ethan dahil sa kanyang sinabi. Bakit ba ganito ito? It's all right. I'm sure you'll be pregnant by now, bulong niya at hinalikan ako. Kaya pala tumututol na siya sa pagkakaroon ko ng second opinion. Kasi ito pala ang plano niya. I can't even digest it.